Hello mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong video tips, panibagong question na naman yung sasagutin ko sa araw na ito. At pag-uusapan natin sa pinadalang question ni T1000. Kabossing, please make a video about nung nag-establish ka ng business na ito. Ilan ang storefront mo at ilan ang manpower mo sa loading and unloading at sa delivery? Did you have a big truck agad? How about your driver? Does he also work sa ibang task o driver lang talaga? I hope you can give answer to all those questions. To your viewers, will get a clearer view of entire startup stage in the business. Thank you, kabossing, in advance, and God bless. O God bless din sa iyo, T1000 of USA. Pero before natin yung pag-usapan, mga kabossing, kung bago lang po kayo napadpad sa aking channel, at gusto niyo rin po yung content ng aking mga videos, sang like naman po dyan, share na din po nyo, at kung may mga question kayo, i-comment nyo po sa comment section para mapag-usapan po natin yan sa aking next video. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo pag may bago po akong mga videos na i-upload. Tara, mga kabossing, pag-usapan na natin. Let's go! T1000, bago po kami nakapagtayo ng ganitong business, 8 years po kaming empleyado ng isang wholesaler company sa Metro Manila na nagsusupply ng mga hardware, electrical, plumbing, paints sa mga hardware and Metro Manila at sa mga nearest provinces like Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Bulacan at sa mga malalapit pang probinsya. So kami po yung nagdi-deliver, nagpapa-order ng mga supplies. After 8 years, naisipan namin mag-asawa mag-resign at mag-put up din ng ganitong business. So, nag-start po kami, maliit po na store ng upahan. Manpower po namin nang nag-start po kami, dalawa. Isang tendera at saka isang helper. Nag-start po kami sa paninda na fast moving, electrical, plumbing, paints. Wala po kaming construction materials. Kasi, hindi pa po kaya ng budget na makabili ng delivery truck. After ilang months, maabot ng year, yung mga customer namin naghahanap na ng semento, bakal, buhangin, graba. Nag-decide po kami na bumili ng second hand na truck. Way back 13 years ago, nakakuha po kami noon ng 150,000 second hand. Ngayon po, bigyan ko po kayo ng idea, T1000, at sa mga subscribers ko, nasa 350 to 500,000 ang second hand na truck ngayon. Nung nakabili po kami, kailangan magdagdag ng manpower. Isang driver at saka isang delivery helper. Yung driver mo baka bossing? Driver lang. Walang ibang ginagawang task o trabaho. O maganda po sa driver na kinuha ko, before po siya pumasok, kinausap ko na po na pag walang biyahe, nandun po siya sa tindahan. Tumutulong po siyang mag-assist ng mga customer. Nag-i-entertain po siya ng customer. Pati po yung helper, pag wala pong biyahe, nandun po siya sa store at tumutulong. Ang maganda po sa driver, tumutulong din po siyang magkarga dun sa helper niya. At nag-a-unload o nagbababa ng stock pag may delivery. So, tulong-tulong po. So, nung nagkaroon po ng another truck, so another manpower na naman po, dagdag driver at saka helper. Yung tindahan, medyo lumaki, dagdag na naman po ng manpower uli, tindera. Habang lumalaki po yung store namin, nagkakaroon ng dagdag na truck, so nadadagdagan po yung manpower namin. Nagkaroon ng branch, nadagdagan na naman po ng manpower. So, habang lumalaki ka po, dumadami po yung manpower mo. So, yung T1000, sana nasagot ko yung question mo today. At sa mga subscribers ko, sana may napulot kayong aral sa video tips na ginawa ko today.
Pero before ko end po yung video na to, shoutout ko muna po yung mga solid subscribers natin na parating nandiyan nanonood ng aking video tips. Shoutout kay T1000 watching from USA. Hello sir. Salamat po sa question. SNGS Vlog. Saisan Wahane. Hunter Y. Philip Del Carmen of Muntinlupa City. Arbis Biahero. At kay Kanochi TV. So, subscribe nyo din po si Kanochi TV. So, kaibigan po natin vlogger yan. At sa lahat ng aking mga subscribers, saan man sulok po kayo ng mundo naroroon, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.